Ecclesiasticus chapter 49. Ang alaala ni Josias ay gaya ng komposisyon ng pabango na ginawa ng sining ng pabango. Ito ay matamis na parang pulot sa lahat ng mga bibig at parang musika sa piging ng alak. Siya ay kumilos ng matuwid sa pagpababalik loob ng mga tao at inalis ang mga kasuklam-suklam ng kasamaan. Itinuro niya ang kanyang puso sa Panginoon. At sa panahon ng masasama ay itinatag niya ang pagsamba sa Diyos. Lahat maliban kay David at Ezekias at Josias ay may depekto sapagkat kanilang pinabayaan ang kautusan ng kataas-taasan. Maging ang mga hari sa Juda ay nabigo. Kaya nga ibinigay niya ang kanilang kapangyarihan sa iba at ang kanilang kaluwalhatian sa ibang bansa. Kanilang sinunog ang piniling bayan ng santuario at ginawang sira ang mga lansangan ayon sa hula ni Jeremias. Sapagkat siya'y kanilang ginawa ng masama, na gayon paman ay isang propeta na pinabanal na sinapupunan ng kanyang ina, upang siya ay magbunot at manakit at magpuksa, at upang siya ay makapagtayo rin at makapagtanim. Si Ezekiel ang nakakita ng maluwalhating pangitain na ipinakita sa kanya sa karo ng mga kerubim, sapagkat binanggit niya ang mga kaaway sa ilalim ng larawan ng ulan, at ginabayan niya ang nagsilakad sa tama. At sa 12 propeta ay pagpalain ang alaala, at ang kanilang mga buto ay muling umusbong sa kanilang kinalalagyan, sapagkat kanilang inaliw si Jacob at iniligtas sila sa pamamagitan ng tiyak na pag-asa. Paano natin dadakilain si Zerubbabel, maging siya ay parang panatak sa kanang kamay? Gayun din si Jesus na anak ni Josedek na sa kanilang kapanahunan inagtayo ng bahay at tagtayo ng isang banal na templo sa Panginoon na inihanda para sa walang hanggang kaluwalhatian. At kabilang sa mga hinirang ay si Nehemias na ang kabantugan ay dakila na itinaas para sa atin ang mga pader na bumagsak at itinayo ang mga tarangkahan at mga halang at itinaas muli ang ating mga guho. Ngunit sa lupa ay walang taong nilikhang katulad ni Enoch sapagkat siya ay kinuha mula sa lupa. Ni walang binata na isinilang tulad ni Joseph, isang gobernador ng kanyang mga kapatid, isang bantay ng mga tao na ang mga buto ay itinuring ng Panginoon. Sina Sem at Seth ay nasa malaking karangalan sa mga tao at gayon din si Adan ay higit sa bawat nabubuhay na bagay sa nilikha.